Kumusta mga amigo? Michael Beasley, nadepress daw sa Lakers. Lakers ayaw na kay Jerami Grant at Avery Bradley. Nagparinig sa mga referee. Yan ang pag-uusapan natin mga amigo. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayun, mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Isang nakakalungkot na katotohanan ang inamin ng former Laker na si Michael Beasley na dumanas daw siya ng depresyon habang naglalaro siya sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Michael Scotto ng HoopsHype.com na sinabi daw sa kanya ni Michael Beasley na namatay ang kanyang nanay habang naglalaro ito sa Los Angeles Lakers at nilabanan niya ang kalungkutan. At ang time daw na nakalimutan niyang isuot ang kanyang jersey short kontra Oklahoma City Thunder ay patay daw noon ang kanyang pinsan. Gusto niya lang daw maglaro kasama ang team, ngunit pinagtawanan lang daw siya ng buong mundo. Sa kanyang buong career ay hindi man lang daw siya nabigyan ng pagkakataon na ipakita kung sino talaga siya at kung paano siya maglaro. Ipakita na kaya niyang manalo at maging tao na kanilang maaasahan. Ngunit ayun nga, pinagtawanan lang daw siya mga amigo ng buong mundo at aaminin niya daw na talaga nasaktan siya ng mga oras na yon. Sa pinagdaanan na yun ni Michael Beasley, talagang pwedeng dumanas siya ng depresyon sa sobrang bigat, tapos biglang yung pakiramdam mo ay hindi man lang naimasmasan, ngunit mas lalo pang nadagdagan ng bigat mga amigo. Sa ngayon, buti na lang ay nakalampas na sa depresyon itong si Michael Beasley. Si Michael Beasley mga amigo ay umaasa na makakabalik pa siya sa NBA. So good luck na lang, Michael Beasley. Sa laban ng Miami Heat at Los Angeles Lakers ay na-outplay ng Heat ang Lakers, kaya naman lumubo ang kanilang kalamangan at huli na magpasya maglaro ng matinding depensa at opensa ang Los Angeles Lakers para mabago ang kanilang kapalaran. Ayon mismo sa kanilang defensive specialist na si Avery Bradley, huli na ang lahat para sa kanila. Hindi daw sila natuto sa kanilang mga pagkakamali. Kinakailangan lang daw nila maglaro ng maayos, bagamat hindi daw sila pinalat ng amigo na manalo, ngunit na gusto niya daw ang kanilang naging effort. Sa kanyang palagay daw mga amigo, ang pinakamalaga ay ang intensity. Sa kanyang palagay daw mga amigo, sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang hukay. At kapag tinatapatan nila ang intensity ng kalaban, ay hindi daw handa ang mga referee dito. Halos huli na nga daw nang iangat nila ang level ng kanilang paglalaro. Mukhang pinariringgan mga amigo ni Avery Bradley ang mga referee, lalo na natawagan pa si Avery Bradley ng offensive foul sa mga huling minuto mga amigo na talagang crucial para sa Los Angeles Lakers. Samantala, dahil gusto nga ng Lakers na makakuha ng tulong ay nag-inquire sila sa availability ni Jerami Grant. Sa katunayan ay nag-offer sila mga amigo ng trade package para dito, ngunit na-reject nga ng Detroit Pistons. Ngayon ayon sa report, hindi na pinuprosigin ng Los Angeles Lakers na kunin sa trade si Jerami Grant dahil ayaw nito maging third star behind LeBron James at Anthony Davis, ayon niya sa report ni Eric Pincos. Matatandaan mga amigo na umalis nga si Jerami Grant sa Denver Nuggets dahil gusto niya maging main star sa isang team at ayaw niya lamang maging isang sidekick. Yan lamang ating NBA update sa nga sa muli. God bless.